Isang mag-anak sa Dagupan City binabantayan ng health authorities dahil sa posibleng hawaan ng sakit na tuberculosis. Tutukan sa report. Payat at nanghihina ang 15-anyos na si Joel. Nahihirapan din siyang huminga kaya nakaalalay palagi si Nanay Erlita. Madalas din ang kanyang pag-ubo at ang malala rito, mayroon siyang bukol o lymph node sa leeg at tainga. Ang sintomas na ito ay dulot ng tuberculosis. Isa lamang si Joel mula sa Dagupan City, Pangasinan sa mga pasyente na kabilang sa extrapulmonary TB category. Ibig sabihin, hindi sa mismong baga tumama ang bakterya. So may mga TB po tayo na extrapulmonary tulad po ng TB meningitis, TB of the bones, yung mga lymph node po na nakikita. Sa ibang kaso, kahit sa may-ari, may TB pong lumalabas. Itong microbacterium natin, o itong mikrobyo natin ng tuberculosis. Pero yung iba po, sila po ay napapasama dito po sa pagdaloy po ng dugo natin. Kaya po ay sila ay nakakalipat sa iba't ibang organs po ng katawan po natin. Pero magi ang nakatatandang kapatid ni Joel na si Joshua, kasama rin niyang lumalaban sa sakit na TB. Una raw na tinamaan ng TB si Joel bago ang kanyang kuya Joshua. Gaya ni Joel, may mga bukol din sa bahaging leeg si Joshua. Pero hindi ito kasing lala gaya kay Joel. Masakit po yung likod ko tapos doon. Hirap po akong huminga. Hindi na din kasi ako nakakapagtrabaho at dahil sa pumamayat po ako. Tapos bawal po ako magbuhat ng mabigat. Kapag nagpwersa po kasi yung katawan nila, maglalabas po sila ng dugo. Kapag naglabas po sila ng dugo, kung madami po yun, pwede na po kasi nilang ikamatay po yun. Regular ang monitoring ng Dagupan City Health Office sa magkapatid. Naipapasa sa pamamagitan ng droplets ang Mycobacterium tuberculosis o ang bakterya mula sa TB. Ang ina at kapatid nina Joel at Joshua at kabilang ang 3 at 4 na taong gulang nilang pamangkin, minabuti na rin imbitahan ng RHU para sumailalim sa test para malaman kung posibleng nahawaan sila ng sakit. Kasi po baka po pag nagka-TB po ako, mahawaan po yung mga anak ko. Sumailalim sa sputum test sina Erlita at Jobilin. Saka sila in X-ray. Habang skin test naman para sa 3 at 4 na taong gulang niyang pamangkin. Hindi na sumailalim pa sa test ang 5 months old na pamangkin dahil nabakunahan na siya ng BCG. Kasi pag nagkaroon ka ng TB exposure, lalo na sa household contact, kahit ilang taon na po yan, 20, 30 years ago, kapag humina po ang resistensya nung kasama mo sa bahay, pwedeng magising yung mikrobyo. Ayon kay Guillen, mas bumaba umano ang bilang na nagpapakonsulta sa TB dots ngayong may pandemya. Kaparehas kasi ng COVID-19 ang sintomas ng TB. Pero kinakailangan umanong may maipakitang negatibong resulta ng COVID-19 test ang mga pasyente bago sila sumailalim sa tuberculosis examination. 6 na buwan ang gamutan sa sakit na TB. Napaka-importante na magtungo sa TB dots facilities para sa libreng gamutan. Malaking bagay rin umano ang pagsusuot ng face mask para maiwasan ang hawaan ng sakit. Kasama si Jing Dacanay, Joan Punsoy, Balita Amyanan.